what's up guys? Iorizyrel, welcome sa aking YouTube channel. At meron akong barya dito na year 1996 with mintmark 5 peso BSP series. Tatalakayin natin kung ito bang year 1996 with mintmark na 5 peso ay may collector's value ba? Yan. Ito na siya guys. Yung year 1996 with mintmark. Ang composition nito guys is nickel brass. Ang weight nito is 7.7 gram. At ang diameter nito is 27 millimeter. Ayan. At ang thickness nito is 1.87 millimeter. And yung obverse, Republika ng Pilipinas, with the head of Emilio Aguinaldo, and the value 5 peso. Ayan siya guys. And the year date below, 1986, with mint mark. Yun yung mint mark niya guys. Oh. Yan. Ayan siya. At ito yung likod niya. Ayan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung cogwheel niya. Ayan. And yung die 1 guys, ayan siya. So may dalawang klase yung ano natin, yung 1996. Ito yung may mint mark at yung isa ay without mint mark. So at lagi nating tatandaan guys, hindi porket mataas ang percentage or mintage ng barya is non-collectible item na siya. Kasi katulad dito, nitong 1996 with mint mark na may 2% lang siya compared sa without mint mark na year 1996 na 5 peso. Ito at may I think 5%. Mas mataas yung without mint mark nito guys. So bakit pinaghahanap ng mga collectors or buyer ang without mint mark? Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa dun. Kasi ano guys, nagdedepende pa rin sa demand or needed ng mga collectors or buyer. At ito naman din ang masasabi ko sa kanila na hindi mo makukumpleto yung denomination ng 5 peso BSP series kung hindi mo to isasali sa collection mo ang with mint mark. Kasi kasali to sila eh. Ang punot, dulo naman dun guys is yung without mint mark is were destroyed in Canada by RCM yung I think yung year 1995 1997 at 1998. Yun lang naman. So again, para sa akin isa itong collectible items at masasabi ko na semi hard to find na rin to siya guys. At ganitong condition yung 1986 mo with mint mark, aabot to ng 800 to 1000 pesos guys sa ganitong condition. Ayan o, kita naman eh. Ayan sa likod. Zoom in natin para makita nyo mga nasa 1.5 times lang. Ayan o. Kung ganyan naman kaganda yung 1996 nyo, talagang may magkaka-interest. Kasi sabi nga nila, common lang daw to. Diba?
common lang daw to. Pero kung ganito naman yung condition, quality ng 1986 with mint mark mo, may value to siya, guys. And again, magdidepende pa rin sa demand or needed ng mga collector or buyer. Ayan. Ito sa likod. Ayan o. Kitang-kita naman. Pag meron kayo niyan, matatawag tong uncirculated. Ayan siya. 800 to 1,000 pesos. Ang value niya, guys. Ayan. So, yan lang muna ang may babahagi ko, guys, sa 1996 with mint mark. Sana'y may napulot kayong aral sa tinatalakay natin na without mint mark at saka may mint mark na year 1996. Itong year 1996 with mint mark, 2% lang to or 1-2% lang, 1-2%, 1.2%. Ang without mint mark naman ito is nasa 5%. So, mataas siya compared dito. 2% or 1.2% lang to siya, guys. So, ganyan yung condition, quality. Ay may halaga na 800 to 1,000 pesos. Yan, focus pa natin. Ayan. Plain lang siya, guys, ha. Plain lang yung ano natin. Ito. 5 peso na 1996. With mint mark. Plain lang yung ano niya. Yung age niya. Ayan. So, once again, iorizyrel. Don't forget to share, like, and subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, guys. Paalam.